Ayan mga kapatid, sa oras na ito muli, mayroon na naman tayong panibagong video na bigyan po natin ng reaksyon at opinion. Ito ay patungkol dito sa hindi aatin ang Sara, BBM Sara tandem sa presidential debate. At alamin po natin kung ano ang magiging reaksyon ang isang sikat na journalist na si Sir Abby. At tunghayan po natin kung ano ang kanyang reaksyon o ang kanyang pahayag upang malaman po natin kung bakit hindi po sila aatin at mas pipiliin po nila na magkaraban at harapin ang lahat ng mga taga-suporta. Pero bago po natin panoorin o bigyan ng reaction ang video nito, ay muli nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy na panunood at suporta sa aking channel. At kung ikaw ay bago ka lang sa aking channel, ay pwede ka nang mag-subscribe at huwag kalimutan i-click ang notification bell para sa susunod na video na aking i-upload ay ma-notify po kayo. Ayan mga kapatid, panoorin na po natin ito at ibigyan po natin ng reaction at pakinggan po natin kung ano ang magiging opinion ni Sir Abby kay BBM Sara. Ayan mga kapatid, mga ka-BBM, panoorin na po natin ito. Magandang umaga po at muli dalawa itong ating pag-usapan. Una, ito nga pong muling inulit ngayong umagang ito ng kampo ni Marcos, hindi sila dadalo sa COMELEC debate. Meron silang naka-schedule na at mas mahalaga daw yun. Or mas gusto nila direkta sa tao. Okay? Mamaya, discuss natin yan. Pangalawa, ay ito pong kumakalat ngayon na kung ano-ano tungkol sa tapos na raw ang eleksyon, may nanalo na, pati yung number ni Bongbong Marcos ay pinapalitan ng iba. Lahat ng yan at iba pang mga propaganda ng kalaban ay atin pong tatalakayin. Pero siyempre, bago ang lahat, muli, inaanyahan ko po kayo, mag-subscribe po kayo sa channel na ito, Mike Abby Opinions. Click ang notification bell. Pakishare na rin po ninyo ang mga video rito. Okay. Una, ay ito nga pong ang paniniwala ng kampo ni Marcos. Mismong si Bongbong Marcos, kahit si Attorney Vic Rodriguez, Chief of Staff at Spokesman, nakausap po kanina sa telebisyon. Mas gusto nila at gusto ng taong bayan na sa rally, motorcade o personal nakikita nila si Marcos kaysa sa debate. So ibig sabihin, nagkonsulta pala ang kampo ni Marcos sa mga followers at supporters, mas gusto nila ay dun sa mga rally na lang kaysa sa debate, kasi nga lalo sa debate, limitado yung oras. Pangalawa, lumang issue yung mga natatalakay. Dahil dyan, itong nalalapit na debate ng COMELEC sa Sabado, hindi talaga darating. Yan din ang paniniwala ni Sara Duterte, kaya pareho silang hindi darating yan. At maliban doon, meron na po naka-schedule na malaking rally na parang hapon hanggang gabi sa Marikina. Kaya atensyon sa mga taga Marikina at karapit na lalawi na bayan, lugar. Dyan po si Marcos sa Marikina, wala sa COMELEC. At isa pa, ang sabi po ni Bongbong Marcos, paulit-ulit na lang yung topic, paulit-ulit na lang yung itinatanong. At saka ang dami na raw, bakit ang dami raw ng debate ngayon? So, yung mga interview minsan, debate minsan okay, pero yung madalas, parang hindi na sa kontento ron. Mas gusto nila talaga ay lumapit sa tao. Nakikita at nakakamayan. So, wala po tayong magagawa doon sa desisyon na yan. Unang-una, hindi mandatory ang makipag-debate dahil walang batas. Pangalawa, ang debate ay party lang yan nang kasama yan sa kampanya, pero parte yan sa obligasyon ng COMELEC, pero hindi nila pwedeng pilitin. So wala tayong masasaksihan o makikita na Bongbong Marcos this coming Saturday, pero makikita ninyo doon sa rally sa Marikina. Ayan po yung final decision nila. Sabi ni Attorney Rodriguez, tagapagsalita, at saka mismo ni Marcos, hindi na sila magpupunta diyan sa isyong ito. Although may nag-confirm na, so yung mga dating kalaban, ayan ho. Dahil nakikita nila doon sa mga survey, mas lumalakas lalo Marcos Sara sa kanilang aktual na pagpunta sa kung saan saang region at probinsya, city at municipality, kaya tumataas ang sa survey nila dahil nakikita nila at nakakamayan ang mga tao. Compare nga sa pakipag-debate o interview. So ayan, nirerespeto natin yan dahil yan po yung kanilang mga paniniwala. At yan naman ay kanilang karapatan. Okay? Pwede po kayong mag-comment, react dito sa isyong ito. Samantala, pangalawa na ating pag-usapan.
ito nga pong medyo, well, yung iba na maaaring hindi makapag-control, nagpapanik, yung iba naman ay naiinis. So, relax lang po tayo. Dito ho sa naglalabasan ng mga maraming propaganda na tila gusto nilang dayain ang eleksyon, gusto nilang i-discourage ang mga supporters ng mga Marcos. At yung iba pa, pinapalitan nga po yung numero. Kasi sa balota, number 7 si Marcos. Pero may mga lumalabas ngayon sa ibang mga rally o motorcade, kung ano mga organization ginagawa, aba, pinapalabas nila. Number 10 daw sa balota si Marcos. Isa yung panlilin lang. Fake news yan. Dahil kung ano yung original sa balota, number 7, hindi na mapapalitan yon. Na-imprenta na eh. Comelec ang nagsabing number 7. Kaya yung nagsasabing number 10, inuulit ko, kayo po yung nililigaw niyan. Parte yan ng pandaraya. Parte yan ng pagsabotahe. Kaya huwag tayong maniwala dyan. Huwag kayong maniwala dyan. Number 7 sa balota si Marcos. Okay? Isa yan. Pangalawa, ito hong iso ng di umano'y bayaran, hakutan. Binago na nila, binaligtad na. Dati silang inaakusahan niya dahil sa mga rally sa Cavite, yung Piklawan. Aba ngayon, sinisilip nila. Ginagawa daw ng mga Marcos supporters yun. Sabi ng mga Marcos, hindi totoo yan. Yung nangyari sa Nueva Ecija na di man mayroong video, pero hindi naman ipakita ang mukha ng mga tao. Kamay lang nakita, something na nag-aabutan ng pera. Pero inangguluhan nila, binabayaran na daw. So, parte ulit yan ng panlilinlang, paninira. Asahan na natin, ang number one sa survey, consistent, talagang babatuhin at babatuhin yan. Sisiraan at sisiraan niya ng mga kalaban. Ganyan kadumi ang politika sa atin, sa Pilipinas, dito sa atin. Parang ano, parang puno, mangga. Anyway, tagmangga ngayon. Pag ang puno, maraming bunga, hitik na hitik sa bunga, di ba pinupukol? Sinisiraan, binabato, ninanakawan. Lahat ng klaseng gagawin para lang bumagsak. Ganon ang nangyayari ngayon. Kasi nga consistent na number one ang Marcos Sara. Doon sa mga huling survey nga eh, by region, eh, lahat panalo sila. 60%, 63%, 68%. Okay? Ang mga by region, NCR, Visayas, Luzon at Mindanao. So, mahirap habulin. Kaya asahan na nating marami pa ang darating po na ganito. Ang purpose po niyan, para kayo ma-discourage. Kasi kung kayo yung mga botante, tapos nakakabasa kayo ng tapos ng eleksyon, nagkadayaan na, natural. Bababa ang moral mo, tatamadin kang bumoto. Yun ang purpose nila. Tamarin ka, mawalan ka ng gana, sumali sa eleksyon para makalusot yung kanilang kandidato. Yan po yan, yan ang purpose niyan. Sirain kayo para hindi kayo makaboto, para manalo yung kanila. Ganon. Ngayon, kung kayo maniniwala dyan, magpapa-apekto kayo, abay matatalo nga ang inyong kandidato. Kaya ang akin hong sinasabi rito, i-deadman ninyo, i-baliwala nyo. Ito hong mga naglalabasang tapos ng eleksyon, may mga figures na fake news lahat yan, propaganda yan ng kalaban. Pag kumagat kayo dyan, naniwala kayo dyan, mananalo sila. Eh, mas mahirap. I-deadman nyo yan, o kung meron man, hawakan lang nyo, tapos pagdating ng eleksyon, kumulog, kumulan, umulan, ano man ang weather meron sa Mayo, ano webe, bumoto kayo. Yun ang importante. Inuulit ko para hindi kayo maligaw. Sinisira kayo, dinidiscourage kayo para kayo mawala ng oras at gana na magpunta sa presinto sa araw ng eleksyon. Dahil pinapalabas nila, may nanalo na. At pag yun ang inyong naramdaman na kayo ay nawala ng gana, mananalo yung kalaban. Kasi hindi na kayo buboto. Eh, ibuboto sila, mananalo yung kanila. Yan ang parte ng kanilang saywar or paninira or pag-discourage sa inyo. Usually, yung mga Marcos supporters, Marcos loyalists, ang nasasaktan dyan. At kayo ang sisirain dyan. Hindi yung kandidato. Kaya kayo, pagka kayo naniwala dyan, nadala kayo dyan, naku, mahirap na. Kaya ang advice ko, i-reject lahat yan. Bahala ang COMELEC dyan. Babantay natin yan. Ako nagbabantay din po. Bumoto tayo sa araw ng eleksyon. Kahit pa anong harang, kahit pa sino ang mga harang sa atin, kahit ano pa ang mangyari, boboto tayo sa eleksyon. At yung gusto natin, iboboto natin. Yan ang advice natin. Okay? Marami pong salamat. Magandang araw po. God bless.
Ayan mga kapatid, maraming salamat muli sa panonood sa videong ito. At kung ikaw ay mayroon kang reaction o opinion ay pwede kang mag-comment sa comment section. At i-share po natin ang videong ito para mapanood ang ating mga kabibiim o ang hindi pa nakapanood ang videong ito. Ayan, maraming salamat muli.